Ang saya mga chinggu. Bali, holidays vlog is about time. Nung tayo ay nag-aaral pa lang, nung tayo estudyante pa lang, lagi sinasabi ng teacher natin na time is gold. So, napag-isip-isip natin habang tayo matanda, natotoo talaga, real talk talaga na time is gold. So, relate ito yung mga OFW. Bakit ko nasabi? Kasi nagtrabaho ang OFW sa ibang bansa, kasi yung 8 hours na trabaho sa Pinas versus 8 hours na trabaho sa abroad sa Korea, is parehas lang siyang 8 hours. Pero yung kikitahin nyo is magkaiba, di ba? Yung 8 hours mo na trabaho sa Pinas versus 8 hours trabaho mo sa Korea is ang laki ng diferensya. Kaya doon mo sasabi talaga na time is currency. Time is money sa panahon ngayon. So, meron pa isa yun eh. How do you spend your time? Do you save your time? Or do you invest your time? So, ganda yan eh. Dito kasi dito sa Korea, word na hanggang kumal na pali-pali. So, yung pali-pali is bilis-bilis. Para sa meron ka pa mas save na oras para sa iba pang trabaho. Pero sa atin, sa akin, dinibasa ko sa trabaho para yung matitira kong oras is pwede ko siyang ilaan upang tumaas yung skills natin or mag-invest tayo sa ating network. Kumbaga magkaroon tayo ng extra income. Save time not to spend it, but save time to invest it. Kasi ano yun eh, yung oras, pag nagtabi ka ngayon, meron taas tayong 24 hours. Lahat tayo meron tayong 24 hours. So, kung ikaw, magtatabi ka ng oras para ngayon, para bukas, hindi pwedeng gawin yun eh. Meron pa yung sa'yo eh. Pwede mong spend yung titira mong oras para sa makikipag-communication mo sa pamilya mo. Para yung oras niyan is magkakaroon pa rin kayo ng bonding. Hindi gaya sa pera na pwede mo siyang itabi para maggamitin mo siya pinakabukasan. Unlike sa time, hindi mo ka pwede magtabi ng oras ngayon para gamitin mo siya bukas. Nag-gets mo yun? Kung ngayon, may sobra kang oras na tatlong oras, wala kang gagapit, magpwede kang magigahiga, hindi mo pwede dalhin yung tatlong oras mo para bukas, para ipagtrabaho. Pero yung pera, pwede mo siyang itabi ngayon. Kung meron kong 1,000 pesos, pwede mo siyang itabi ngayon at gamitin mo siya bukas. Yun ang pagkakaiba ng money and ng time. Save time, not to spend it, but save time to invest it. Ano ba yun? Magsisave ka ng oras, halimbawa, wala kang pasok, maaga kayo umuwi, wala kayong OT. So, i-spend mo yung time mo para i-invest mo. Saan mo siya i-invest? Marami dyan mga tutorials na pwede mo siyang i-invest sa pag-add mo ng skills mo. Meron iba kasi, meron silang oras, sinisave nila to spend it. Ano ba, manood ng mga TikToks. No problem, manood ka ng TikToks kasi nag-enjoy yung sarili mo. Pero, with the time na wala ka sa pamilya mo, with the time na malayo ka sa pamilya mo, kasi nga nasa abroad tayo, is, pagbalik natin sa Pinas, is alam natin na mayroon tayo nadagdag sa sarili natin, hindi lang yung kumita tayo, kumbaga yung sarili natin is nadagdagan tayo ng kaalaman. We learn to earn. So, yun lang po for today. Sana po is naka-relate po dito yung mga OFW na we need to save time, not to spend it, but save time to invest it.